Hi guys, welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin itong mga airsoft revolvers na gawa ng Japan at Taiwan. So in this video, unahan ko na kayo ha, in this video walang shooting test. Pag-uusapan lang natin yung mga in dalawang revolver na to na gawa sa Japan at Taiwan, kung ano yung mga specs nila, pros and cons nila. Kung gusto nyo makita yung mga shooting test ng mga revolver na to, nasa channel ko, nireview ko to parehas, itong baril na to. Check nyo na lang sa channel ko. So yun, meron akong dalawang airsoft revolver. Itong Colt Python 357 from Japan. At itong Wingan 708 made in Taiwan. Unahin natin tong Colt Python 357 Magnum. So kung siguro naman sa inyo, marami sa inyo nanonood, nakapanood na ng Walking Dead. Ito yung barrel ni Rick Grimes, pero kulay black to. Yung kay Rick Grimes is silver. Yan, itong rin yun, 6 inches yung barrel. Yan, ito yung barrel ni Rick Grimes sa Walking Dead. So ito ay, ang brand nito ay Kokusai. Japan yon, Japan. So, ang mga airsoft gun sa Japan ay gawa lamang sa plastic. Dahil nasa batas nila yon, hindi pwedeng metal. So, ayun lang ang hindi maganda sa airsoft guns ng Japan. Gawa sila sa plastic. Yan, plastic yan. Ang metal dito is yung hammer and yung trigger. Yan, serial number. May markings. Ito yung kabila. Python 357. Yan. Parehas sila, ano, ginagamitan ng shells. Dummy shells. Ito yung shell nitong Colt Python from Japan. Itong Colt ay powered by green gas. Ito. Dito sa grip nila, sinasaksak yung green gas. Nandyan yung tanke niya. Ito, hindi ko na ito ginagamit dahil nagka-leak to. Nagka-leak dati, tapos medyo inayos ko. Nawala yung leak, pero sobrang hina. So, pang collection na lang to. Collection ko na lang to. Hindi ko na siya ginagamit, pang display na lang siya. So yun nga, ang kagandahan sa gawa ng Japan is yung mechanism nito, napaka-solid ng trigger niya at hammer. Yan na. Walang ugatong hammer niya, walang ugayan, napaka-solid niyan. Pakinggan niyo yung tunog nito. Yan. Pwede siyang i-decock. Napaka-smooth ng trigger at hammer. Ayun ang nagustuhan ko sa revolver na to. Putok, kalabit natin, putok natin, dry fire, single action, double action. So yun, ang hindi ko lang talaga nagustuhan is syempre from Japan, plastic at saka dahil nga green gas, mahina siya. Hindi ko lang sure kung ilang FPS, siguro wala pang 300 FPS to, pero ito nga nagustuhan ko sa kanya, number one, yung trigger at yung hammer. Napaka-smooth. Dito naman tayo sa gawa ng Taiwan, Wingan 708. Ito, full metal. So, ang mga baril na gawa sa Taiwan, mga pistols, revolvers, full metal. So, ito yung shells niya. Pag bumili kayo nito, may kasamang 6 na shells. Ayan. Ito naman, napaka-solid nito, full metal, mabigat. Ito ay replica ng Smith & Wesson model 66, pero hindi siya license, kaya wala siyang markings ng Smith & Wesson. Nakalagay lang Wingan. Serial number. Ang gusto ko naman sa revolver na to from Wingan is full metal. Syempre pag full metal, napaka realistic. Tapos powered siya, powered by 12 gram CO2. Ito yun.
Sa mga di nakakaalam, ito po yung 12 grams CO2. Dito nilalagay sa grip. Ayan. Ito, plastic tong grip niya. Ayan, dyan mo lang lalagay yung CO2. Ulitin ko po sa mga gustong manood ng mga review ng baril na to. Check nyo na lang po sa channel ko. Ayan, CO2. Pag hinigpitan mo yan, mabubutas na yung CO2. Pero hindi ko muna sasalpak to dahil dinemo ko lang. Hindi ko naman siya ipuputok. Tsaka sa mga airsoft guns na powered by CO2, huwag nyong iiwanan ng CO2 yung baril nyo. Ako iniiwanan ko to maximum 3 days. Pero bawas na yung CO2. Hindi ko iniiwanan ng puno yung CO2 dahil baka masira yung mga valve nyan. Dahil napakalakas ng pressure ng CO2. Ayun nga ang nagustuhan ko sa revolver na to. Full metal, tapos napakalakas niya. Ang FPS nito, nasa 480 FPS. Doon naman tayo sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Ang hindi ko gusto sa wind gun revolvers ay yung hammer. Tignan nyo ha. Loose yung hammer niya. Linawin ko lang po, lahat po ng wind gun revolvers, ganito po yung hammer. Hindi lang itong specific na nasa akin. Lahat ng wind gun revolvers, ganyan yung hammer. Loose po siya. Ayun ang hindi maganda sa kanya. Pero full metal tong unit. At yung trigger may konting, ayun, may konting play. Yung hammer at saka yung trigger. Tignan natin sa Kokusai from Japan. Napaka solid ng ano neto, mechanism. Ayun, walang uga. Pati tong hammer. Solid oh. Hindi gumagalaw yung hammer at trigger. Ayan, pakinggan nyo. Ito namang wind gun. Pakinggan nyo. Okay rin naman pag ginamit siya. Talagang loose lang. Pero pag nakakasa naman tong ano, itong hammer, hindi na naman siya gumagalaw. Solid naman siya pag nakakasa. Ayan. Decock. Dry fire, single action. Double action. So, ito, nasa 8 months, 6 months yata, 7 months na sa akin to. Wala pa namang issue. Yung iba, sabi nila, kahit bago pa lang daw, merong leak daw, o kung anong issue. Sa akin naman, swerte, wala naman. So, yun nga, ang nagustuhan ko dito is, full metal, malakas, solid, very realistic. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung loose yung hammer and yung trigger. Nang konti lang naman. Ulitin ko lang sa Kokusai naman, Colt Python. Ito, hindi na yata available sa market to. Ang price niya ito, nakita ko sa internet, online, nasa 7,500. Pag ginonvert sa peso, nasa 7,500. Ito kasi nasa ano to eh, 5 to 6,000. Depende sa shop. Pero nakita ko to sa ano, sa Shopee, napakamahal, 8,000 yata. 7,000 o 8,000. Payo ko lang sa inyo guys, lalo sa mga beginners. Huwag yung bibili sa ano, Shopee or Lazada ng airsoft gun. Unang-una is yung presyo, napakamahal. Mas mahal ng 2 to 3K kumpara sa mga airsoft shops. Marami naman tayong airsoft shops, pwede nyo sila message sa Facebook. Lahat sila may Facebook page. Vincent Sabi Shop, Mab Sabi Shop, Neck, Tux. Ayun po, sa Shopee kasi pag bumili kayo, napakamahal. Tapos, pag dumating yung unit sa inyo, halimbawa may problema, parang mahirap na ibalik yun. Kasi Shopee or Lazada. So yun lang guys, ito lang yung video natin for today about sa Airsoft Revolvers. Sana nagustuhan nyo. Thanks for watching, please like and subscribe.